Naguguluhan po ba kayo sa mundo? No? Minsan kasi, no, kapag tayo nandito sa church, parang ang dinedeclare natin, di ba? Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Di ba? Yes! Napakaliwanag na... Tapos pagkapa mo sa wallet mo, napakaliwanag. Ito, napakaliwanag ng kinabukasan ko pero wala akong pera. Di ba? Napakaliwanag ng kin... Pero bago kayo pumunta ng asawa mo, nag-away pa kayo. Paano liwanag ng... Diba? Napaka... Sayaw-sayaw ka pa dito. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Tas wala kang benta sa tindahan, mga ganun. Paano yun, di ba, Lord? Napakaliwanag ng kin... We always declare that. Naniniwala tayong meron tayong maayos, maliwanag na kinabukasan sa Panginoon. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo ay may future ahead of us na mas na, sa Panginoon. Pero bakit ganon? Yung buhay natin parang iba dun sa liwanag. Di ba? Parang napakaliwanag pero pag dumating yung bill, parang nagdidilim yung paningin mo. Di ba? Di ba? Parang, ano, bakit? Di ba? Napakaliwanag ng kinabukasan namin sa'yo, Lord, pero bakit ganito? Di ba? Napakaliwanag ng kinabukasan pero bakit may mga rumors ng gera? Ano po? Ngayon po sa Russia, no, konting ano, current events, no? Ngayon po sa Russia, di ba inaaway nila yung Ukraine? Yung sa Ukraine po, ang umaaway po doon, private army. No, private army, hindi po yung army ng Russia. Kasi ang chismis, wala naman talaga raw army ang Russia. So nag-hire sila ng private army. Ang problema, hindi nila sinusupply ng ammunition, ng mga bala-bala. Alam niyo po, ano nangyayari ngayon? Yung private army, sumusugod na papunta doon sa Moscow. So ibig sabihin, sila-sila na yung nag-aaway. Ang gulo, di ba? Tapos syempre, gagamitin niyo ng mga ekonomista, tataas yung bilihin, tataas yung langis. Pag tumaas ang langis, pag tumaas ang gas, ano mangyayari? Tataas yung bigas, tataas yung ano, tataas yung gulay, tataas ang karne, pati presyo ng katabi mo, tataas. Di ba? Di ba? Binabalikan ko nga po, no, dati pag nag-grocery ka, pag 1,000 puno na yung cart mo, di ba? Yes. Parang pag umuwi ka sa bahay, di ba? Parang yabang mo, di ba? Apat-apat yung bag mo. Magdala ka na 1,000 ngayon sa Pure Gold. Ilang bag na lang yon, di ba? Para ang gulo-gulo ng, kala ko ba, Lord, maliwanag ang buhay? Di ba? Kala mo maliwanag ang buhay, pero pag nakita mo yung Meralco, parang walang liwanag ang buhay. Di ba? Napaka-uncertain ang future, no? For example, nasaan last slide na agad ako? Ayan. For example, yung next na pandemic, hindi natin alam kung kailan ulit mangyayari. Nakulong tayong 2 taon, salamat sa Panginoon, nandito pa rin tayo. Diba, salamat sa Panginoon, kahit dumaan yung COVID, nabakunahan ka, yung iba, anti-rabies yata nabakuna. Diba? Nabakunahan ka na, nakulong ka na, naayudahan ka na, salamat sa Panginoon, nandito tayo. Pero, hindi natin alam kung kailan ulit mangyayari yun. Diba? Pero doon na tayo sa pinaka-practical. Minsan bukas iisipin mo na kung paano kakakain. Yung mga buhay na paycheck to paycheck, yung ang buhay mo nakafocus ka naman sa number 15 tsaka 30. 'Di ba? Tapos pagtingin mo sa number 30, pagtingin mo sa ATM mo, nakakompute na lahat 'yun. Salamat Panginoon, pinadaan mo ang perang ito. 'Di ba? Kailan yung susunod na sahod? 'Di ba? Yung iba financial yung ano, yung worries. Yung iba naman po, relational yung worries. Hala Lord, tatanda ba akong mag-isa? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Lord, hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako pogi? Walang naliligaw sa akin. Di ba, mga ganon? O di kaya, for some, no, iniisip natin, yung asawa mo, hindi ka sure kung iiwan ka ba niyan. Uy, parang kayo talaga yung topic ngayon. O di kaya, iba sa inyo, di ba? Iniisip natin, di ba? Maaring kayo ay magulang. No, tapos may anak po kayo, pinag-aral mo ng mabuti, nakatapos, nung nag-asawa, di ka na naalala. Nayari ako sa nanay. Nay, punta ako dyan. Ayan si nanay, oh. Nayari ako. Di ba, minsan iniisip natin, Lord, kala ko ba maliwanag ang kinabukasan? Pero bakit may disconnect doon sa pangako ng maliwanag na kinabukasan sa reality ng buhay natin? Dati nangangarap ka ng promotion, pero anong nangyari? Resignation. Di ba?
Dati ang pangarap mo, pangarap mong jackpot. Di ba may pangarap mo yun? Palabas na. Ibang jackpot pala yung natapakan mo, di ba? So paano na, di ba? Paano na tayo kikilos? Pareho sa bayan ng Israel, mga kapatid. Same with the country of Israel at that time. Sa bayan ng Israel, hindi nila alam kung ano magiging future sa kanila. And alam natin, mga kapatid, na nung huli po tayo nag-message, no po, nung unang installment po natin sa Isaiah, nalaman natin na tayo ay makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, makasalanan ka. Buti na lang may Jesus. Diba, makasalanan po tayo. Nung chapter 6, natutunan po natin doon kung paano tayo magdi-deal with dark moments. And sabi po doon, no, sabi kay Isaiah, ni Yahweh, hanggang saan ka magpipreach? Hanggang maubos lahat sila at hindi sila makikinig sa'yo. Kaya mula chapter 7 hanggang chapter 10, puro parusa ni Yahweh ang mangyayari. At lahat yon ang ginawa niya, para siyang puno, ang imagery, basahin niyo po, chapter 7 hanggang chapter 11, parang may puno, tapos tinagpas lahat. Ibig sabihin, yun yung parusa sa kanila. Ibig sabihin, yun yung ang mangyayari is mawawala sila sa linya. Lahat ng lahi nila, dahil masama sila, mawawala. Buti na lang hindi na ganun kumilos ang Lord. Biruin mo, nung nagkasala ka, kunwari si Kuya Edgar, Almonidobar, ito yung puno ng Almonidobar. Nagkasala ka, pinarusahan ka ni Lord, tinagpas yung lahi mo. Buti na lang hindi na ganun kumilos ang Panginoon ngayon, mga kapatid. Pero at that time, mga kapatid, hindi nila alam kung ano magiging future nila. Kasi ang puro parusa ang ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sa lahat ng lahi, kasi puno silang idolatry, puno sila ng pagiging makasarili. So akala ko ba, Lord, maliwanag ang kinabukasan. So I would entitle this message, Lord, paano na? Okay? So our message is entitled, Lord, paano na? Minsan, ganun din yung tanong natin, di ba? Lord, paano ko mapag-aaral yung anak ko? O maaaring ikaw yung anak, patapos ka ng senior high school, Lord, paano ko magka-college? O maaaring is iba sa inyo, Lord, paano ko aayusin tong relasyon na to? Lord, paano ko palalakihin yung anak ko? Lord, paano na? Maraming mga tanong ng paano. And we will look at two chapters today, Isaiah 11 and Isaiah 12. And we will see, mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu, kung ano yung, po, yung pwede natin gawin kapag dumaraan tayo sa mga panahon na di natin alam kung paano. Isaiah 11 verse 1 to 2, tapos tatalong po tayo ng verse 10. Ito po yung ating key verse. Sabi po, Isaiah 11, then a shoot will spring from the stem of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. The spirit of Yahweh will rest on him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of Yahweh. Verse 10, in that day the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami na maintindihan ang iyong mga salita, maging buhay ito sa aming mga buhay, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Isaiah 11 verse 1, sabi po dyan, then a shoot will spring from the stem of Jesse. The first word there is then. Ibig sabihin po, nagsimula po siya sa salitang then, no? Parang kapag nagbasa ka ng text, no, parang bitin. Ano yung then? Bakit then? Ibig sabihin, dapat may balikan po tayo, no? Then, no? Then a spirit, then a shoot. So ang hugot po niyan, kapag po natagpas na lahat ng mga lahi, naiwan na lang yung mga matitino doon sa lahi nila, tapos may mangyayari. Minsan kasi kailangan may mangyari muna bago tayo magbago. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun. Yeah, minsan parang ganun tayo, di ba? Kailangan, eto na yung problema bago tayo kumilos. Eto si Yahweh,
Siya sabi niya, then, after ng lahat ng mga paghihirap, after ng lahat ng pagsubok, after ng lahat ng mga pinagdaraanan mo sa buhay, after mong mabwisit sa asawa mo, after mong mabwisit sa anak mo, after mong mabwisit sa lahat ng bagay sa mundo, lahat na lang ng bagay, buwisit. Diba, humarap ka sa harap mo, buwisit. Sa gilid mo, buwisit. Parang lahat na lang, bakit? Buwisit, buwisit, buwisit. Ang sinasabi ni Lord dito, sige, daraan ang aking parusa dahil ang Diyos ay isang hukom. Then, a shoot. Opo, yung word na shoot po dyan is the word nezer. Pakisabi nga po, nezer. Yan po. Yung nezer po, its meaning is word, is the word branch, no? So doon sa stump, nakakita na po ba kayo ng punong putol? Di ba po yung punong putol, parang may iwan po yung ugat, tapos yung parang maliit na tuod ba tawag doon? Tuod. Okay. Ang alam ko kasi sa tuod, yung mga di marunong sumayo, yung mga tuod, di ba? Yun, yung tuod, di ba? May iwan na tuod doon. Ang sabi ni Yahweh, through the prophet Isaiah, may magsispring up po doon na nezer, na branch, no? Ang nakakatuwa lang po dito, yung word na nezer din po, mga kapatid, is the same word for the word crown. Pakisabi nga po, crown. Crown, ibig sabihin, corona. Okay? So, ibig sabihin, doon sa tuod, magkakaroon ng branch na magkakaroon ng corona. Ano po yung nezer, no? Sa Hebrew po, it means it's set apart. Doon po nang galing yung word na Nazarite. Nezer, Nazarene, Nazarite. So, ibig sabihin, may pinangako na lalabas na nezer, na set apart. Na merong someone, may tao na darating para bigyan sila ng pag-asa. Pakisabi nga po, pag-asa. And then a shoot will spring. No, alam niyo po, nakakatuwa lang. Kasi tuod na yon. Pag tinignan mo, wala nang buhay yon. Ang tuod, walang buhay. Ang tuod, pinutol mo nga kasi wala na siyang kwenta. Ang tuod, nandiyan na lang siya, forever na lang siya nandiyan, uupuan na lang, ginawa na lang bangkito. Diba? Pero ang nakakatuwa po, kahit minsan, mukha na siyang walang pag-asa, kahit minsan, wala nang, parang hindi na siya magsushoot ng something, wala nang tutubo sa kanya, may something na bagong lalabas sa kanya. Bakit? Kasi ang Diyos po, mga kapatid, God can do something from nothing. Let me repeat that. Ang Diyos po, kayang gumawa ng something kahit sa kawalan. Uulitin ko po, sana po magets nyo. Kasi kapag ang Diyos kasama mo, sino po dito kasama ang Diyos? Kapag ang Diyos kasama mo, kahit wala kayang gumawa ng Diyos ng paraan, hindi po kayo convinced. Minsan walang-wala ka na, tapos may biglang darating na blessing. Minsan, kala mo terminal na yung sakit mo, biglang bibigyan ka ng kagalingan. Minsan, akala mo maghihiwalay na kayo ng pamilya nyo, pero gagawa ang Diyos para magkaroon ng reconciliation. Kasi ang Diyos kaya niyang gumawa mula sa wala ng mas maganda para sa iyo at para sa akin. Because God can do something from nothing. And dito po makikita natin, wala nang pag-asa yung Israel, pero may pangako ang Diyos na may lalabas na nezer, may lalabas na set apart, may lalabas na Nazarite. Saan daw po? From the stem of Jesse. Nasaan po si Pastor Jesse? Yan. From the stem of Jesse. Ibig sabihin, may blessing daw na lalabas mula kay Jesse. Hindi ko po alam kung anong pangalan niya. Basta from the stem of Jesse. Ibig sabihin, mga kapatid, yung stem of Jesse at that time, yung lahi po ni Jesse, babalik lang po ako, konting history. Sila po ay lowly family. Hindi po sila mayaman, hindi po sila grandioso, hindi sila mga Gokong Wei at mga Si. Siya lang ay lahi ni Jesse. And kung babalikan po natin yung history, kung kilala niyo po sa Bible si Ruth, na pangasawa niya si Boaz, tapos nagkaroon sila ng anak, si Obed. At si Obed magkakaanak. Ang pangalan niya ay Jesse. So basically, ang sinasabi ni Yahweh sa bayang Israel, bibigyan ko kayo ng pag-asa galing sa lahi ni Jesse. Minsan kasi wala na tayong pag-asa kapag ang nakikita natin, parang wala na. Wala kang trabaho, wala kang pag-asa.
Wala kang pera, wala kang pag-asa. May pinagdaraanan yung pamilya mo, wala kang pag-asa. Pero pinapakita sa atin ng Diyos, kahit mukhang walang pag-asa, pag ang Diyos ang inasahan mo, meron ka laging pag-asa. Kasi ang mata natin laging nakatingin sa natural. Nakatingin sa bank account. Nakatingin kung permanent ka sa trabaho. Nakatingin kung maayos ang bahay. Pero ang Diyos gumagalaw in the supernatural. Hindi siya gumagalaw sa ways ng mundong to. Because His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Iniisip mo palang may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. And God can use the lowly. God can use the seemingly wala nang kwenta. God can use the useless in the eyes of the world. Kaya yung katabi mo pwedeng gamitin ng Diyos yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang attender. Uy, first time ko lang umattend, Kuya DK. Hindi aksidenteng nandito ka. Andito ka kasi binibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Kasi sa mata ng mundo, maaaring wala ka ng kwenta. Sa mata ng mundo, ay, hindi ka graduate, wala ka. Sa mata ng mundo, ay, ito lang sahod mo, ito ka lang. Pero sa mata ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Kapag tayo niligtas ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. And who would have thought at that time na dun sa lahi pa ni Jesse, manggagaling ang pag-asa ng Israel. Kaya nga sabi siguro ni Pablo, 1 Corinthians 1:27-28 sa Pinoy version, pinipili ng Diyos ang ano raw po? Ang tinuturing na mundo na walang kwenta. Ang pinipili ng Diyos, yung mga walang kwenta. Eh lahat naman po tayo walang kwenta. Dinamitan lang tayo. Nakagraduate lang tayo. Pero sa mata ng Diyos, wala kang kwenta. Wala rin akong kwenta. Pero buti na lang dumating itong pangako. Kasi mula sa pagwawalang kwenta, nagkakaroon tayo ng kwenta. Kasi ginagamit ng Diyos yung mga itinuturing na walang kwenta para ano raw? Ipahiya ang marunong. At pinipili niya ang mahina para ipahiya ang malakas. Kaya nga mga kapatid, minsan huwag tayong magmamayabang sa ating mga sarili na tayo malakas na, tayo may narating na, tayo meron ng pera, tayo may ipon na, 6 digits na yung sahod mo, baka sama yung decimal point. 6 digits kasama decimal point, di ba? Minsan, no, kapag nakakakuha na tayo ng something, nagyayabang na tayo. Pero let's always look at what the Word of God says. Pinipili niya ang mahina para ipahiya ang malakas. Yung ang sa tingin ng mundo ay kawawa at walang kwenta, yon ang pinili ng Diyos para wasakin ang mga bagay na sa tingin ng mundo ay mahalaga. Kaya kung feeling mo wala kang kwenta, kung feeling mo useless ka, kung feeling mo, wala, ano yun, parang damaged good ka na, ikaw yung perfect na example para gamitin ng Diyos. Gagamitin at gagamitin ka ng Diyos. Kasi ang prinsipyo ng Panginoon, reversal. Kung ano yung di mo inaasahan, yun yung mangyayari. Madalas yung mga inaasahan mo, tatanggalin ng Diyos para siya lang ang asahan mo. And ano ba yung pinangako ng Diyos sa bayang Israel? Verse 2. Ito raw, Nezer na ito, the Spirit of Yahweh will rest on him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. The Spirit of knowledge and the fear of Yahweh. Tulungan niyo po ako. Magbe-basic math po tayo. Okay? Ilan po ang naka-underline? Okay, bibilang po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan po? 7. Sa Bible po, pag may number 7, it's a number of perfection. 7 days nilikha ang mundo, it's a number of perfection. 7. Ibig sabihin mga kapatid, itong darating na ito is a perfect someone to save Israel from what they are going through. At ang malupit pa niyan, He is a perfect Savior for an imperfect situation. From nothing, may something na magbibigay sa atin ng everything.
Tingnan niyo po, una meron siyang Spirit of Yahweh. Ibig sabihin, hindi ito spirito ng tao. Hindi ito spirito ng tao lang. Ngunit ito ay spirito ng Diyos mismo. Ibig sabihin, may darating na tao, pero Diyos din siya. Hindi ko po alam if it rings a bell already kung sino yung darating na Nezer, na Nazarite, na Diyos, na tao. Pero nawa mga kapatid, mas maintindihan natin, Isaiah pa lang may pinangako na para magkaroon ka ng pag-asa. Ano po, ano pa po? Meron ng spirit of wisdom na itong darating na to perfectly wise. Hindi lang siya may wisdom, siya mismo yung wisdom. Siya mismo yung karunungan. Kaya kapag dumating tong taong to, pag kinausap niya yung mga pariseo, pag kinausap niya yung mga tatalino, alam niya kung paano sasagot. Pagkausap niya yung Samaritano, alam niya kung paano sasagot. Kasi wise siya. Matalino siya. Hindi lang may wisdom, may understanding. Sa original Hebrew po niyong understanding, ang meaning po niyan, magaling umamoy. May mga kilala po ba kayong magaling umamoy? May chance, parang ganun. As in, ganun po talaga sa original Hebrew. Ibig sabihin, kaya niyang alamin kung ano yung peke sa hindi. Kaya alam niya, pag religious, uma-attend lang pero walang relasyon sa kanya. Alam niya, kapag itong taong ito, kapag yung kausap niya, totoo sa kanya o pinepeki lang siya. Kasi may spirit of understanding. So imagine niyo, pinagsama na yung wisdom tsaka understanding, abay grabe, great wisdom. Napakalupit na wisdom meron itong darating na to. Hindi lang yon, may spirit of counsel pa. Ano ibig sabihin ng counsel? Kaya niyang mag-comfort. Kaya niyang magbigay ng kapayapaan. Sino po gusto yun? Alam niyo yun, yung parang kahit magulo yung mundo, may kapayapaan ka. Kahit wala kang pera, nakangiti ka pa rin. Minsan tawag doon, baliw, di ba? Di ba wala ka ng kinakain, nakangiti ka pa? Kasi may kapayapaan ka. Kahit magulo yung mundo, may kapayapaan ka. Nawalan ka lang ng pera, parang lahat na inaway mo na. Di ba parang, alam mo yun, ang bilis mong uminit yung ulo mo. Pag mga 14, mga ganyan. Pag mga, ano may, malapit na yung pecha de peligro, init na ng ulo mo. Pero ito, may spirit of counsel. Ibig sabihin, mayroon siyang kapangyarihan to comfort and to confront. Kaya niyang mag-give ng peace. Kaya niya rin mag-give ng advice. At itong taong to, hindi lang yun ha, meron pa siyang spirit of might. Ibig sabihin, may tapang. May lakas, all-powerful, almighty. Kaya niyang i-lift yung mga powerless. So pag pinagsama mo yung counsel and might, aba, hindi, higit pa kay Tulpo yan. Si Tulpo kasi may tapang. Siya po nanonood ng, ayaw umamin. Mga Tulponatics, ayan, di ba? Pag napanood mo si Tulpo, di ba? Uy, galing naman, dito na lang ako lalapit kasi tinatawagan niya diretso eh. Department of Tulpo, di ba? Eh, tinatawagan niya diretso, tapos kumikilos agad. Alam mo yun, meron siyang wisdom, pero meron din siyang might. Pero ito, malupit to. Mas higit pa to kay Tulpo, kasi may ability siya to strategize, tsaka execute. So, matindi tong darating na to. And lastly, meron siyang spirit of knowledge. He is all-knowing. Yung mga di natin alam, alam niya. Yun nga hindi mo sinasabi sa katabi mo, alam niya. Yung laman ng puso mo, alam niya eh. And hindi lang yun, may spirit pa siya of the fear of the Lord. Ibig sabihin, tong darating na to, sasabihin niya, not my will, but yours be done. Kilala niyo na ba? Kasi kung mga clue ba, kilala niyo na kung sino yung darating na pag-asa ng Israel. So itong Savior na to, perfect tong Savior na to. And alam niyo po ba, itong pitong spiritong to, makikita na ulit natin siya sa dulo, sa Revelations chapter 1 verse 4. Sabi ni God kay John, John to the seven churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne. Hindi ibig sabihin may pitong spiritong nakapaligid sa kanya ha. Ang ibig sabihin po ng seven spirits, may ito yung seven characteristics ng spirito nung nakaupo sa trono. So ang tanong, sino ba to? Sino ba tong magbibigay pag-asa sa Israel?
At sino ba tong magbibigay ng pag-asa sa iyo at sa akin? May nasulat si Matthew. Mahilig kasi siya sa mga genealogy. Mahilig po siya sa mga lahi-lahi. Parang, alam niyo po, sa Pilipinas parang ganito. Alam niyo po yung pag may patay, di ba pag may patay, natutuntun lahat. May pinuntahan po kaming patay ni Mrs. nung isang beses. Patay po kasi yung lola naming taga dito yata. Kaya si Lola Sol. Pagdating ko, lahat naging tito ko. O, tito mo yan. O, tito mo yan. Pati yung estudyante ko sa NABSA, pamangkin ko pala. Di ba parang, ang galing, no? Ganon din po yung lahi ng ano ng mga Jews. Mahilig din po sila sa genealogy. Si Matthew may nasulat para malaman natin kung sino itong galing sa lahi ni Jesse. Ang pangalan ba niya ay Tim? O Sarah? Tignan po natin. Si Abraham daw, next. Si Abraham daw, father ni Isaac. Alam niyo na po yan, ha? Abraham was the father of Isaac and Isaac was the father of Jacob. Akalain mo kasama sa lahi kahit mandaraya? Kasi akala natin, no, kapag nagkaroon ng bad record, hindi na mare-record. Pero pag ang Panginoon kumilos, kahit may bad record ka, kaya kang gamitin ng Diyos. Dati kang mandurugas, dati kang drug addict, dati kang ano, galing sa kulungan. Pero kahit ganun, kaya ka palang gamitin ng Lord. Kasi ito mo si Jacob nandyan, no? And Jacob, the father of Judah and his brothers. So nagkaanak. And Judah, the father of Perez and Zerah by Tamar. Basahin nyo na lang po kung ano nangyari. Exciting po yan. Okay? Technically, si Tamar po ay daughter-in-law ni Judah. Namatay po yung unang asawa ni Tamar na anak ni Judah. So ang kailangan, yung next na anak, yung magpatuloy. Si Onan. Ang problema, si Onan, ewan ko, mahilig yata sa contraception, nag-withdrawal method. Okay, hindi niya pinapasok yung sperm cell. Kasi ayaw niyang ma-count doon sa tatay at doon sa unang asawa. Kasi ganun po sa Israel, ha. Hindi na po sa ganito, ha. Baka sabihin niyo, uy, pwede pala yun ngayon. Hindi po, ha. Nung panahon po nila para magpatuloy yung lahi. Ano nangyari? Ano nangyari? Pinatay ni Lord yon, yung dalawang anak. May pangatlo pang anak. Bata pa nga lang. Eh dahil nagluluksa-luksa pa, si Tamar, pinauwi ni Judah. Sabi, o sige, uwi ka muna. Uwi ka muna sa bahay ninyo. Pag malaki na yung anak ko, papangasawahin mo. Eh itong si Judah, siguro nalulungkot, no? Nag-travel siya. Tapos nabalitaan ni Tamar. Nag-disguise po siya. Nag-disguise siya kasi akala niya ibibigay na sa kanya yung bunso. Eh akala ni Judah, dahil naka-disguise siya, akala ni Judah, prostitute siya. Guess what? Mm-hmm. Si Judah, nagkaroon ng something kay Tamar. Eh matalino si Tamar. Sabi niya kasi, paano kita babayaran? Papadala ko na lang yung kambing. And sabi ni Tamar, eh hindi ako papayag, dapat meron kang guarantee. Diba? Parang mga nagsasangla ng ATM. Diba? Dapat may ano nga, akin ATM mo. Diba? Ito malupit, yung ring ibinigay ni Judah. Kasi yung ring at that time, yun yung pang signature nila. Ito na, nabalitaan ni Judah. Oy, si Tamar daw, buntis. Sabi ni Judah, hayop na yan. Nabuntis, sabi ko, hintayin yung bunso. Pinabugbog niya si Tamar. Siyempre, bawal po yun at that time eh. Guess what? Sabi ni Tamar, buntis ako, ito yung nakabuntis sa akin. Sabi ni Judah, ay hindi, cargo ko na yan, akin na yan. Father, tsaka daughter-in-law. Pero kahit may bad record, kasama sa history. Kasi isipin nyo mga kapatid, kahit hindi maganda yung past mo, may kayang gawing maganda si Lord sa future mo. Ang gulo, di ba? So si Perez, father ni Hezron. Si Hezron, father ni Ram. Next. Si Ram, father ni Aminadab. Si Aminadab, father ni Nashon. So imagine nyo lang po, mga anak-anak lang. Si Nashon, father ni Salmon. Hindi po isda yan, ha? And Salmon is the father of Boaz by Rahab. Okay? Alamin nyo po yung kwento ni Rahab and everything. No? Malupit po yung kwentuhang yan. And Boaz, the father of Obed by Ruth. And Obed, the father of Jesse. And Jesse, next, the father of
David, the king. And then after 10 verses, sabi, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born. So sino yung inaasahan ng Israel na maghahango sa kanila? Walang iba, kundi si Jesus. Yung nagbigay ng pag-asa sa Israel, 400 years nilang hinintay. 400 years nilang hinintay. Kapag nangako ang Diyos, tiyak tutuparin ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ni Yahweh sa bayang Israel at sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin, sa bawat paano na, dapat lagi tayong nakatingin kung sino siya. Madalas kasi pag nagpaano na tayo, naghahanap na tayo ng solusyon, solusyon kay Bumbay. Diba? Yun nga, solusyon, sangla ATM. Diba? Ang ano mga solusyon? Solusyon natin, o sige, may problema, inom muna tayo. Para namang pag uminom ka, pag gising mo, wala ka ng problema. O, nahihirapan ka sa trabaho, ano solusyon? Mag-resign. Nahihirapan ka sa relationship niyong mag-asawa, ano solusyon? Maghiwalay. Pero sa bawat paano na, dapat lagi tayong nakatingin kung sino siya. Kasi ang Diyos natin, ang Diyos ng bayang Israel, at ang Diyos na sinasamba natin, ang siyang ating pag-asa. Luke 4:18-19, sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord, the same Spirit na sinabi sa Isaiah, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives. Ibig sabihin, mga kapatid, nung dumating si Jesus sa buhay natin, tayo ay binigyan niya ng kalayaan. Sabi mo sa katabi mo, kalayaan. Hindi ka na malaya ngayong magkasala, ha? Kalayaan yan sa kasalanan. Ano pa po? He has sent me to proclaim liberty to the captives. Hindi lang po yan kalayaang pisikal, kundi kalayaang espiritual. Dati alipin ka ng kasalanan, pero ngayon hindi na. Dati alipin ka ng bisyo mo, ngayon pwede ka na mag-say no. Dati alipin ka na ng bitterness na yan, ngayon pwede mo nang pakawalan. Kasi malaya ka na dahil dumating si Jesus sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi lang po kalayaan, binigyan niya rin tayo ng recovery of sight to the blind. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang to physical na kabulagan, spiritual na kabulagan. Dati hindi mo na-appreciate pag umaating kang church, 'di ba? Inaantok-antok ka pa. 'Di ba ginawa mo yung church no parang pagkaupo mo. Grabing kapayapaan ang binigay ng Panginoon sa inyo. Pagkaupo mo. Ay, ganun, kakantahan na pala. Grabe kapayapaan ang binibigay ng Lord sa inyo. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, dati bored ka sa Bible study, ngayon gigil na gigil ka sa Bible study. Uy, ilan lang. Dati hanggang dito lang, hanggang ganyan ka lang, oh, security guard ka lang sa church. Tagal naman ang kantahan. Paulit-ulit ba yan? Paihinto to. Ngayon, nagtataas ka na ng kamay. Kasi ine-enjoy mo na yung presence ni Lord. Dati, maramot ka. Tiyan mo yung katabi mo. Pero ngayon, mapagbigay na yan. Mamaya nga, lilibre ka niyan eh. Dati, bitter yan. Tinan mo ulit yung katabi mo. Yung iba naman. Baka sabihin, lagi na lang ako. Dati, bitter yan. Ngayon, better na. Yan. Thank you, Ate Det. Diba? Bakit? Kasi nagkaroon ng recovery ng sight. Yung dating hindi mo nakikita, nakikita mo na ngayon. Dati ang tingin mo sa asawa mo, hayop, 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 hayop. Ngayon, ay, mahal ni Lord to. Papatawarin ko to kahit pasok mo ito. Yung anak mo, diba? Mahal pala to ni Lord. Diba? Kasi nagbago na yung paningin mo. Dati nagdidilim yung paningin mo, di ba? Ngayon maliwanag na. Hindi lang yun. To set at liberty those who are oppressed. Mga kapatid, marami sa atin maaaring oppressed. Yung maaaring sinasabi mo, season, yung pala pattern na. Alam mo yun?
Kasi ang season sa Bible, 3 months. Sabi mo, parang nasa season ako ng bitterness. Be, 3 taon ka ng bitter. Hindi yan season, pattern yan. I-break mo na yung pattern. Parang, Lord, parang hindi ako makamove on sa Kanya. Be, 5 taon na. Hindi na yan season, pattern na yan. At ang Diyos, nais kang palayain sa pattern na yan. At hindi lang yon, binigyan ka pa niya ng favor. Pakisabi nga po, favor. Hindi lang to physical blessing, mga kapatid, ha? Baka iniisip nyo, favor, laging may pera sa bank account nyo. Hindi. Favor na matawag kang anak ng Diyos. Bakalain mo, di ba, maruming basahan nga lang tayo, pero yung katabi mo, anak ng Diyos. Tapos sinasabihan mo yung anak mo, demonyo ka, demonyo ka. E di sino ka? Sige, imagine niyo po, di ba, pag nagpa-parenting kayo, di ba, sinasabihan mo, galit na galit ka sa anak mo, demonyo ka talaga, pero ikaw yung tanay. So sino ka? Kaya minsan, ingatan po natin, sinasabi natin sa mga anak natin. Kasi hindi ka na alipin ng kasalanan at hindi ka na alipin ng darkness, ikaw ay children of light. May liwanag na sa mukha mo, mga kapatid. Yan ang favor ng Diyos. And alam niyo po, yung pangako ng Diyos, it's really an eschatological thing. I will try to make it more quickly, mga kapatid. It's a futuristic thing. Kasi dumating si Jesus one time, at alam nating babalik si Jesus. Sino po naniniwala dito babalik si Jesus? Amen. Kaso po pag bumalik si Jesus, just na siya, isa na siyang hukom, nakasakay na siya sa kabayo, hindi na siya nandun sa sabsaban, kundi nakasakay na siya sa white horse. And He will judge the living and the dead. Kaya sabi niya sa Isaiah 11, pagbalik ng Diyos, magkakaroon ng kingdom na may absolute justice. Next. May kingdom ng absolute justice. Basahin niyo po yung sa Isaiah 11. Ang sinasabi po dyan, but verse 4, but with righteousness, He shall judge the poor and decide with equity for the meek of the earth. Kasi habang nasa mundo tayo, unjust ang mundong to. Buti pa yung mayaman, mga kapatid, may hustisya. Sa mga mahihirap, kulong agad. Pero pag dumating ang Diyos, may equity. Yung mga kurakot sa gobyerno, ibabagsak ng Panginoon. Hindi man nakikita yung kasalanan nila ngayon, darating ang panahon, yuyukod din sila sa pangalan ni Jesus. Kasi kapag dumating ulit si Lord, si Jesus, in the second coming, He will reign with absolute justice. Righteousness will be perfect. Crime will be gone. Kaya nga sabi ni Jesus, Matthew 25, before Him, all will be gathered. Next. Before Him, all will be gathered. He will separate the sheep from the goat. Pag dumating ulit si Jesus, then the second time, pag nakikita ng buong mundo, dati iniisip nila, imposibleng makita ng buong mundo na dumating si Jesus. Hello, Facebook. Facebook live lang, makikita na si Jesus. Hello, TV. Dahil sa technological advancements, wala nang imposible ngayon na hindi nila makita pag bumalik si Jesus. Pero wag po kayong mag-alala, wala pa po sa Davao si Jesus. Iba po yun. Hindi po siya nag-i-stop. Hindi po. Kasi ang totoong Jesus, makikita natin at darating siya bilang judge. At ihihiwalay niya ang tupa sa kambing. Tanungin mo yung katabi mo, tupa ka ba? O kambing. Nawa, mga kapatid, tayo yung mga tupa. Mga anak ng tupa, mga kapatid. Tayo yung mga tupa. Bakit? Kasi ihiwalay niya. Magkakaroon ng judgment. Hindi lang yon. Magkakaroon din ng kingdom. Pagbalik ni Jesus, magkakaroon ng kingdom with a perfect peace. Ibig sabihin, mga kapatid, next, kingdom with perfect peace. Ibig sabihin, tingnan niyo po, ito po yung vision ni Isaiah. Magsasama ang wolf at ang batang tupa sa iisang tirahan. Imagine nyo, wolf, tsaka tupa, eh di ba magkaaway yan? Di ba nilalapa ng wolf yung tupa? Pero pag bumalik si Jesus, may perfect harmony. Hihiga ang leopard sa tabi ng batang kambing. Magsasamang kumain ng batang baka at lion. At isang bata ang mag-aalaga sa kanila.
kakain ng sabay ang baka at oso. Imagine nyo lang po. Pati ang mga anak nila, magtatabi sa paghiga, kakain ng damo ang lion gaya ng isang baka. Verse 8, kumapit po kayo dito sa magiging vision ng future. Maglalaro ang baby sa tabi ng lungga ng kobra. Ate Olga, papayagan mo yung baby mo paglabas. May katabing kobra, gumaganong gano'n. Siyempre hindi, di ba takot tayo? Jed, payag ka, sir. Ay, yung kobrang yellow. Di ko inasahan yun. Pero, eto mas malupit to doon sa kobrang. Yun, pampagising lang yun. Pag nakita mo yung baby mo, may kasamang as, hindi lang gising yun, takot yun. Pero darating ang panahon, mga kapatid, magkakaroon ng perfect harmony, perfect ecology, na yung kobra katabi ng baby, hindi siya tutuklawin. Ipapasok ng bata. Diyan, payag ka si JD, pinapasok yung kamay niya doon sa kobra, sa tirahan ng ahas. Siyempre ngayon, hindi, di ba? Pero darating ang panahon, pagdating ni Jesus. Kasi alam niyo po, ang original design ng Panginoon sa Garden of Eden, tayo yung may authority doon sa mga hayop. Tayo namamahala sa mga hayop. Pero dahil sa kasalanan, nasira lahat yon. Kaya nga mga kapatid, kung nasa atin si Jesus, no, sana wala pa man yung kingdom na yan ngayon. Sana ikaw at ako namumuhay sa kapayapaan. Kasi sabi dyan, no, walang mananakit o maninira sa bundok, buong banal na bundok ko dahil mapupuno nang pagkilala kay Lord ang lupa gaya ng dagat na puno ng tubig. Perfect peace. Pagbalik ni Jesus, yung Eden marirestore. Everything will be in perfect harmony. Wala nang magkakaaway doon. Yung katabi mo, minsan kaaway mo pa yan. Pero di na kayo mag-aaway doon. Kasi may perfect peace, may perfect love. At hindi lang yon. Verse 10, in that day, sabi, the root of Jesse, who shall stand as a signal for the people of him, shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. Darating ang panahon, mga kapatid, pagbalik ni Jesus, i-acknowledge ng lahat ng bansa, walang presidente, walang hari, kundi ang Panginoong Jesus. There would be perfect unity, hindi lang unity na nag-aaway na ngayon, kundi perfect unity. Kasi i-acknowledge nila, may isang tunay na hari, may isang tunay na Diyos, at ang pangalan niya ay si Jesus. Tanong, kailan yun? Tagal-tagal naman. Kala, di ba? Ang liwaliwanag ng, ito yung maliwanag na kinabukasan. Di ba? Na perfect yung justice, perfect yung ecology, walang climate change. Di ba? Perfect, di ba? Pag lumakoy ka sa beach, kasama mo yung mga beluga whale. Ganun-ganun kayo. Kasama mo yung mga dolphin. Di ka lalapain ng balyena. Perfect. Napakaliwanag ng kinabukasan. Ang tanong, kailan? Tanong nyo nga po sa akin, kailan? Basahin natin, sabi ni Jesus. Next. But about that day or hour, no one knows. Miski si Jesus, hindi niya alam. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Kaya ano sabi sa atin? Therefore, keep watch. Magbantay. Huwag maparanoid. Iba kasi pag end times usapan, no? Magigera-gera na. Hukay na tayo sa ilalim ng bahay natin. Di ba, mag-impok na tayo ng pansit canton. Pasok nyo na yung NFA, okay na yan. Sige, tubig. Wala lang tubig. Ilang araw na tayong dinidelibera ng tubig. Pero yung igit doon, alagaan natin yung ating mga espiritu. Keep watch. Sabi mo sa katabi mo, keep watch. Bantayan mo yung espiritu mo. Bantayan mo yung sarili mo. Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Baka magulat na lang tayo, isang Sunday service, lahat tayo ma-rapture. Puro damit na lang natira dito.
Ang tanong, katanungin mo yung katabi mo, kasama ka ba? Tinatawaan na natin yan, mga kapatid, but that's the reality. Ihiwalay ng Diyos ang tupa sa kambing. Ihiwalay ng Diyos ang naniniwala sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, sa hindi nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, tigilan na nating maging Sunday Christian. Christian tayo pag Sunday. Diba, taas natin mag-taas ng kamay natin pag Sunday. E paano pag dumating si Lord ng Monday? Bubugnot-bugnot ka pa sa work. Ha? Mag-work na, ha? Bugnot-bugnot ka pa sa work. Trabaho na naman. Tapos biglang dumating si Lord. Kaya dapat lagi tayong handa. Pakisabi nga po, handa. Eh, Kuya DK, tinaas mo lang yung hopes namin ng maliwanag na kinabukasan. Eh, again, Kuya DK, paano naman ngayon? Anong gagawin natin habang naghihintay tayo? Kasi ang pinakamahirap na period, yung period ng paghihintay. Di ba ang hirap, shopping nga lang, hirap kayong hintayin eh. Di ba, bantay na kayo ng bantay. Nasa na kaya to? Ay, nasa SOC 3, patay. Matagal to. Ano ba to? Nasa purgatorio, nasa SOC 3. Pag, tuwang-tuwa ka pag nakita mo, uy, nasa Navotas hub na. Parating na to. Kasi ang pinakamahirap, yung in-order mo, yung promise, tsaka pag dumating. Eh minsan, isang linggo pa yon. Ang pangako sa'yo, tatlong araw, yung pala isang linggo. Ang pinakamahirap, yung maghintay. Sabi mo nga sa katabi mo, mahirap maghintay. Totoo po ba yun, mga kapatid? Pag wala pa yung blessing, mahirap maghintay. Pag hindi pa mabait yung asawa mo, mahirap maghintay. Pag wala pa yung pera at wala pa yung sahod, mahirap maghintay. Pero ano gagawin natin? Anong sabi sa Isaiah chapter 12? Ano daw ang dapat na maging response natin? 12:1, I will give thanks to you, Lord. Ang unang response natin, mga kapatid, sa bawat paano na, tumbasan natin ng Lord, salamat talaga. Next. Yan, sa bawat paano na, tumbasan natin ng Lord, salamat. Kahit wala pa yung blessing, salamat Panginoon. Kahit wala pa yung breakthrough, salamat Panginoon. Kahit wala pa yung paggaling, salamat Panginoon. Kahit wala ka pang pera, salamat Lord. Bakit? Ano sabi sa verse? Balikan natin. One slide back. I will give thanks to you, O Lord, for though you were angry with me. Kasi sa totoo lang, galit ang Diyos sa iyo at sa akin. Lo? Kala ko ba loving si Lord? Ba't siya galit? Kasi ito katotohanan, mga kapatid. God hates sin. Huwag po kayo magugulat dito. God hates sin and He hates the sinner. Sorry to burst your bubble. Marami kayong maririnig, God hates the sin but loves the sinner. Pero sabi po sa Psalms, hate niya ang mga sinners. So ibig sabihin, nung tayo'y makasalanan pa, layo tayo sa Diyos, galit ang Diyos sa atin. Pero dahil kay Jesus na nagligtas sa iyo at sa akin, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Hindi po ba kayo masaya doon? Hindi pa po ba yun yung pinakamalaking blessing na pwede nating matanggap? Na kahit na tayo pasaway, kahit na tayo hindi tayo laging sumusunod, hindi nagalit ang Diyos sa iyo at sa akin. Hindi kanya pinaparusahan, dinidisiplina ka lang niya. Mahal ka ng Diyos, kaya niya pinadala ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa dugo ni Jesus, hindi ka na sinner, tinatawag ka na niyang saint. Kalain mo, no? Lahat tayo santo. Alam niyo po ba yun sa Bible? Pag ikaw tinanggap mo si Jesus, naniniwala kay Lord, hindi ka na sinner. You are a saint. Santo ka. Hindi mo kailangan maging rebulto para maging santo. Saint Det-Det. Diba? Saint Agilus. Lakas maka computer college, no? Computer college talaga. Sorry. Ikaw at ako, saint ka. Dahil sa ginawa ni Lord, you are a saint. Sabi mo sa katabi mo, santo ka. Ah, santo ka, ha? Hindi Santa Santita, ha? Santo. We are saints because of what Jesus had done. Hindi ka stranger.
tinawag kanyang sons and daughters. Uy, anak ka na ng Lord. Hindi ka na foreigner. Kingdom member ka na. Member ka na sa kingdom ni Lord. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, kahit mahirap ang panahon, ang tanong ko, GFCRC Navotas, may ipagpapasalamat ka ba sa Lord? Ate Ses, nakakunan yun, no? Ulitin ko lang po yung tanong, ha? GFCRC Navotas, may ipagpapasalamat po ba kayo sa Panginoon? Sa Friday po, ha? Punta po kayo. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Yahweh sa atin, mga kapatid, galit siya, pero nais niya tayong i-comfort. Gahit kay Jesus, lahat ng galit na buhos kay Jesus para sa iyo at para sa akin. Hindi lang po yun, ang next verse po sabi, "Behold, God is my salvation. I will trust." Pakisabi nga, trust. Magtitiwala po tayo and will not be afraid. So sa bawat paano na ng ating mga buhay, tumbasan natin ng lubos na pagtitiwala. Kapag kasi tayo, no, nasishake na tayo ng ating mga problema, nasishake na tayo ng ating mga next, ng ating mga pagsubok, hindi na tayo nagtitiwala. Ang hirap magtiwala pag di mo nakikita, di ba? Wala, bogus buyer, ano, bogus seller siguro to sa Shopee. Di ba? Yun nga lang, seller pa lang sa Shopee yun. E paano kapag hindi mo pa nakikita yung sagot sa panalangin mo, magtitiwala ka pa rin ba? Sa bawat paano na, tumbasan ng lubos na pagtitiwala. Magtitiwala ka ba sa mga pangako ng Diyos? Tinupad ng Diyos yung pangako niya sa bayang Israel. Matagal nga lang 400 years at tutuparin niya pa rin yung pangako niyang babalik siya para sa atin. Ang tanong, habang naghihintay tayo, magtitiwala ka ba? Tumbasan natin ang lubos na pagtitiwala. Alam na natin ang past, alam na natin ang future. Ngayong nabubuhay tayo sa present, matatakot ka ba o magtitiwala? I may be suffering, but this is not the end of my story. I may be in a difficult situation, but this is not the end. I may be in a trying time, but this is not the time to lose my trust. I will not be afraid. I will not be afraid. Why? Next. For the Lord, God, is my strength and my song. Kasi hindi na sila nagtitiwala dun sa provision, nagtitiwala na sila sa provider. Hindi na sila nagtitiwala sa kung ano nakikita nila. Nagtitiwala sila sa Diyos na hindi man nila nakikita, pero sinasamba nila. For the Lord, my God, is my strength. Mahina ka man ngayon, pero ang Diyos ang kalakasan mo. Dine-declare natin, kalakasan ko ay ikaw, pero kapag may problema, di ka na umaattend. Diba? Kalakasan mo si Lord. Pero nagkaroon ka ng anxiety, ayaw mo nang sumunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa bawat paano na, tumbasan natin ang next, wagas na pagsamba. Wala pa man yung blessing, wala pa man yung perfect peace at perfect world na pinangako, itaas na natin yung pagsamba natin sa Panginoon. Ready po ba kayong sumamba sa Panginoon? Kagaya ng mga Israelita at that time, binigyan sila ng Diyos ng pag-asa kahit hindi pa nila nakikita yung pangako. At ganun din tayo mga kapatid. And we have a choice to make. Sa panahon ng paano na mga kapatid, would you worship or would you worry? Sasamba ka ba o matatakot ka? Magtitiwala ka ba o matatakot ka? Thanksgiving o complaining? Alam niyo mga kapatid, at the last days, may pinangako si Lord sa atin sa Revelations. Pagdating niya, lahat ng luha sa mata mo, siya mismo ang magpapahid. Mahirap ang buhay ba, mga kapatid? Hello? May kausap pa po ba ako, mga kapatid? Mahirap po ba buhay? Wala naman siguro makakapagsabi ditong madali ang buhay, mga kapatid.
Nabibigo pa rin po ba kayo sa mundong ito? Nasusugatan pa rin ba kayo? Kahit hindi physical, kahit emotional, nasusugatan ka pa rin. Minsan may mga gabing lumuluha ka. Walang nakakakita kundi ang Panginoon. Pero ang tanong, kahit ba ganun yung sitwasyon, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Nas kahit sa anumang dalamhati, kahit sa kabiguan ng buhay, kahit lumuluha na yung puso mo, Lord, ilang taong ko nang pinapanalangin yung asawa ko, Lord, ilang taong ko nang pinapanalangin yung anak ko, wala pa ring sagot. Lord, kahit anong mangyari, magpapasalamat ako sa iyo. Wala pa man yung blessing, magpapasalamat ako sa iyo. Sa dalamhati at sa kabigo, sa pagluha ng puso, sa pagsubok, kaya niyo po ba yan? Sa katotohanan sa aking dalang, sa kalakasang sayo, sa kalakasang sayo, nanggagaling sa pagtuturo at pagtutuwi mo sa akin. Salamat, Panginoon. Sa dalamhati, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha, sa pagluha ng puso, ibuga niyo po yung puso niyo sa Panginoon ngayon. Sa pagsubok na iyong pinahintulutan, salamat, salamat, kasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo, Panginoon, sa pagtuturo at pagtutuwi. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Sa kabiguan, sa pagluha.
yung katabi nyo, kung kilala nyo po yan, kung maaari, yung inyong asawa, kapatid. Sige po, pwede po bang... Mahirap yung buhay, mga kapatid. Pero sama-sama tayo. Mahirap ang buhay, mahirap yung mga sitwasyon pinagdaraanan natin. Pero magpapasalamat ka pa rin ba sa Lord? Kahit wala yung blessing, may pagpapasalamat ka pa rin ba sa Panginoon? Lord, narito ang iyong bayan, Panginoon. Sa lahat ng mga pusong nasugatan, mga pusong umasa, ngunit na bigo, Panginoon. Sa mga frustrations namin sa buhay na ito, hindi namin makita yung future. Sa lahat ng aming mga bakit, Lord, at paano na, Lord. Lord, magpapasalamat pa rin kami, Panginoon. Lord, we pray for open heavens, Lord. Higit sa ano ba pong mga biyaya, Panginoon, higit sa ano man pong pinansyal o pisikal na biyaya, Lord, I pray, buksan niyo po ang aming mga mata at ang aming mga puso sa mga ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, na sa bawat moment ng aming buhay, mahirap man o maganda, patuloy ang aming pusong nagpapasalamat at sumasamba, Panginoon. Dadaloy ang luha, dadaloy ang mga frustration, dadaloy ang depression, maaaring dumaan kami sa period na hindi namin alam, Panginoon, anxiety, pero Lord, Ikaw ang aming kapayapaan. Lord, I pray for healing in Jesus' name, healing physically, maaari, Panginoon, healing emotionally, Panginoon, sa mga damdaming nasugatan, healing spiritually sa mga bisyo na maaaring tababalikan pa. Lord, I pray for healing in Jesus' name. I pray, Lord, for recovery of sight, Panginoon. Yung mga hindi namin nakikita ang ginagawa mo, Panginoon, ipakita niyo po sa amin. I pray for reconciliation in Jesus' name. And I pray, Lord, more encounter with you, Panginoon. Maging totoo, maging buhay ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na kahit sa dalamhati, kahit sa pagsubok, kaya naming magsabi, Lord, salamat! Lord, niligtas mo kami. At Lord, minahal mo kami kahit ganito kami. Sa'yo ang lahat ng papuri. Sa'yo ang lahat ng pasalamat. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen! 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 Thank you, Lord! Salamat, Panginoon! Thank you, Jesus! Sabi mo sa katabi mo, blessed ka na! Amen!